May digmaang sibil sa Estados Unidos na nagdulot ng malawakang sakuna. Sa gitna nito, ilang mamamahayag ang nagtangkang mag-interview sa presidente sa White House at marami sa kanila ang yumao. Sa pelikulang ito, binubuksan ang eksena sa isang press conference kung saan inihayag ng Pangulo ang kanilang malapit na pagwawagi. Ang kanyang mapusok na desisyon ay nagdulot ng isang pandaigdigang digmaan sa buong bansa. Ipinahayag niya na ito ang kauna-unahang tagumpay ng ganitong uri at siya ay masaya na ihayag ang balitang ito. Ang protagonista, si Lee, isang bantog na peryodistang puti, ay masama ang loob habang pinapanood ang press conference. No, ito'y panahon ng digmaang sibil kung saan laganap ang wasak at patayan. Nasa sasakyan, si Lee kasama ang kapwa reporter na si Joel buhat sa Timog Amerika. Nasa daan sila patungo sa isang protesta kung saan ang mga tao ay kumukondena sa pamahalaan, ngunit hinahadlangan sila ng mga autoridad. Ang karahasan ay ipinadama sa kanila sa pamamagitan ng mabagsik na paghampas. Samantala, si Lee ay abala sa pagkuha ng mga larawan ng inhustisya. Hindi lamang siya ang naroroon. Marami pang mamamahayag at ang pinakabagong talento sa larangan ay kumukuha rin ng mga larawan sinisikap na hindi mamatay. Kasawi ang palad, si Jesse ay sinalakay ng isang individual at agad siyang hinatak palayo ni Lee. Napatulala siya nang makaharap ang kanyang hinahanga ang tauhan. Agad na naunawaan ni Lee na may gugulong hindi maganda, kaya't pinahiga niya si Jesse. Tumama ang inaasahang pagsabog at marami ang nahandusay na walang buhay. Aminado sa kanyang misyon, mahigpit na hinawakan ni Lee ang kanyang kamera at kinuhanan niya ang mga nakakasindak na eksena. Si Jesse, sa kabilang banda, ay naghahabol ng kanyang hininga at kumuha rin ng mga larawan ng kanyang hinahanga ang si Lee. Sa ibang pagkakataon, si Lee, Joel at Sammy, isang mas matandang African-American na mamamahayag na sumusulat para sa natitirang New York Times, ay nag-uusap. Bigla na lang nawala ang internet at si Lee, na nag-upload ng video, ay natigil. Ibinunyag niya kay Sammy na sila ay lilipat sa Washington, D.C. upang interviewin ang Pangulo. Nang marinig ito, siya ay napatigil dahil inilalagay nila ang kanilang mga buhay sa malaking panganib sa pamamagitan ng pagtutok sa press. Maaari silang barilin at ang Pangulo ay hindi madaling lunukin ang tablet. Hindi inaasahan, tiwala si Joel na dapat sumama siya sa kanila dahil ito ay magandang oportunidad kaysa pagsulat sa dyaryo. Si Lee, pagod na sa mga dahilan ni Sammy, ay nagtungo sa kanyang kwarto upang magbahagi ng video. Sa daang papunta roon, nakita niya si Jesse na ipinahayag ang kanyang paghanga. Masaya siyang makinig ngunit mas pinili niyang magpaalam sapagkat walang mailabas na salita para sa mga kabataan at di alam ang magiging epekto nito balang araw. Marami siyang naisabihin ng mag-isa habang naliligo. Hindi pinayagan ni Lee na magkaroon ng katahimikan ang kanyang isip kahit saglit. Ang mga imahe ng namamatay ng mga inosente ay bumabagabag sa kanyang paningin. Kinaumagahan, nakahanda na sila para lumakad patungong Washington, D.C. Subalit ikinagulat niya ang presensya ni Jesse sa sasakyan. Pilit niyang ipinaunawa kay Joel na hindi dapat sumama si Jesse dahil menor de edad. Ngunit sa halip, ang nakita ni Joel kay Jesse ay ang hilig sa mga bagay na kaaya-aya kay Lee at gusto niyang bigyan ng tsansa ang bata. Nadama ni Lee na di siya mapapansin ni Joel kaya sumakay na lang siya. Habang nagsisimula ang biyahe, nagpalitan ng salita si Sammy at Joel na parang presidente at reporter sa isang panayam. Tinitigan nila ang abang kalagayan ng mga sasakyan at napagtanto nila ang sinapit ng mga dalisay na may-ari ng mga ito. Sa biyahe, nagpasya silang huminto upang magdagdag ng gasolina sakaling magkaroon ng pang-emergency. Nakahanda na rin ang gasolinahan para sa posibleng pangyayari. Bago sila mapuna, isinalaysay nila ang kanilang intensyon para sa pagkuha ng gas. Sa kabilang banda, ayaw silang suportahan ng may-ari hanggang hindi naghandog si Lee ng matinong halaga. Biglang, nakita ni Jesse ang isang bagay kaya lumabas siya ng kotse at lumapit upang tingnan. Kasama niya ay isang lalaki at nagulantang siya nang makita ang dalawa pang lalaking hirap hawakan sa ere, mga mukhang sira dahil sa bugbog. Ang gumawa nito ay malapit lang sa kanya. Sino ba ang hindi makaramdam ng pagsisisi? Sa oras na yon, si Lee, na dumating, ay hiniling sa lalaki na tumayo kasama ang mga sugatang lalaki para sa larawan. Sa kabilang dako, nangingibabaw ang takot kay Jesse na baka siya ay mamatay. Ngunit siniguro ni Lee na walang mangyayaring masama sa kanya. Sa loob ng kotse, nang mahimasmasan siya, pinagsisihan niya na hindi niya naisalba ang mga lalaki. Ibinunyag ni Joel na hindi niya maililigtas ang mga ito dahil kamatayan lang ang kanilang tadhana. Dagdag pa ni Lee, mahalagang tip na huwag makialam sa ibang negosyo sa pamamagitan ng pagtatanong ng marami. Dito, naging masyado siyang mahigpit sa kanya dahil hindi niya sinasang-ayunan na isama ang babaeng iyon sa kanila. Bilang resulta, napahagulgol siya dahil tama ang sinasabi ni Lee. Joel disclosed that he couldn't save them as destiny has earmarked their demise. Lee added that it's vital to avoid meddling in others' affairs by asking too many questions. Here, she became too strict with him because she disagreed with including that woman in their group. As a result, she burst into tears knowing Lee was correct. Furthermore, Lee explained that during this journey, Jesse might explode or get shot.
He was shocked again by the exorbitant cost of the trip, risking his life. They were 508 miles away from Washington, D.C., and while Lee wanted to rest from it, he stayed because he couldn't escape. Suddenly, Joel joined them, sharing his perspective to observe the firework discharge more closely. Lee disagreed, but seeing Joel's passion, he consented. He left her and approached Jesse to share his plan for the next morning. Yet they decided to leave him behind, and Jesse yelled that he wouldn't stay back. He would promptly realize that Jesse wouldn't listen. The next day, they were with the Western Alliance fighting against government officials. The boy behind the column was their mark. His leg was injured, but he continued combating the enemy force. Lee, Joel, and Jesse were under the protection of the Western Alliance. They battled the forces, but they couldn't save their comrade who got shot daring to join them. Kinukuha ang kanilang huling litrato. Sila ay nagpatuloy na. Ang susunod na hinto ay West Virginia at sila ay may 289 milya na layo mula sa kanilang destinasyon. Sa loob ng tent, ang mga tao ay namumuhay at sila ay inaprobahan ng isang opisyal na humiling sa kanila na kumain mula sa kantina. Si Lee ay nag-aalala tungkol kay Jesse na magdala ng pagkain para sa kanya, ngunit bumili na siya para sa kanya. Dagdag pa, inihayag ni Jesse na alam niya na si Lee ay nakakuha ng katanyagan mula sa kolehiyo sa pamamagitan ng pag-click ng mga kahangahangang larawan at pagiging pinakabatang photojournalist upang palipasin ang oras. Tinitingnan niya ang larawan, ngunit siya ay nangungulila sa pagkakita nito. Ipinayo niya sa kanya na tingnan ito sa huli. Natagpuan niya ang kahangahangang larawan na kaniyang kinlik at hindi mapigilan ni Lee na humanga dito. Sa pagkakaroon ng isang makabuluhang oras, sila ay handa na para sa kanilang susunod na ruta. Sa sandaling panahon, sila ay makararating sa langit dahil walang bakas ng digma ang sibil dito. Ang lahat ay kasing ayos ng dati. Kahit si Joel ay iniisip niya na siya ay tumalon sa portal na nagdala sa kanya sa ibang mundo. Bigla, itinigil nila ang kotse bago ang tindahan. Dito, tinanong niya ang babae na nagbabasa ng aklat kung ano ang nagyayari dito. Sa totoo lang, ang mga taong ito ay lumalayo sa politika at naniniwala sa kapayapaan. Dito pinili ni Jesse ang damit para kay Lee at sinubukan niya ito dahil mapilit si Jesse. Kinuha rin niya ang isang nakakabighaning larawan niya. Matapos magkaroon ng isang kaaya-ayang oras, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Ngayon, sila ay 176 milya na lang ang layo at nakarating na sila sa Wonderland. Ito'y ganap na walang laman. Bago sila nakapag-relax, sila ay binaril. Sa kabutihang palad, sila ay nakaligtas at napatingin sa mga opisyal na nakahandusay sa lupa at binabaril ang bahay. Alam nila na mayroong isang tao sa bahay na tinitira sila at sila ay gumaganti upang magbigay ng tugon. Si Jesse ay kumukuha ng larawan at si Lee ay humiga sa lupa upang matulog. Habang nagmamaneho, napansin ni Lee na mayroong isang tao na sumusunod sa kanila nang walang ingat. Siya ay nagmamaneho ng sasakyan at di naglaon. Napagtanto nila na siya ay walang iba kundi si Tony. Si Tony ay kanilang kaibigan at kasama sa larangan ng periodismo. Nakipaglandian siya kay Jesse at tumalon sa kanilang sasakyan na ipinapakita ang kaniyang adventurous na anyo. Gusto ring subukan ito ni Jesse sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang sasakyan. Inagaw ni Tony ang kotse mula sa kanila at wala na sa paningin nila si Jesse. Si Lee ay nag-aalala kay Jesse dahil siya ay naging sobrang lapit na roon. Minatsyagan ni Lee ang kotse. Bagamat walang laman, ang mga pintuan ay nakabukas animo'y hindi nabigyan ng tsansang maisara. Hinabol nila ang mga hinihinala at tahimik na napunang sila'y naaresto ng gobyerno. Bukod pa rito, ilan din ang napatay at nilibing. Hirap tanggapin ni Lee ang kamatayan ni Jesse sa ganitong sitwasyon, kaya nagpa siya siyang umaksyon. Pinigil sila ni Sammy na maaaring pumatay sa kanila ng walang habas. Hindi nakinig si Lee kay Sammy at sumama din sa kanya sina Tony at Joel. Ngunit bago sila paslangin ng mga walang habas na opisyal, nakialam sila at nagpanggap ng mga Amerikano. Gayunpaman, tuluyan pa rin sa kawalang hiyaan ang mga opisyal at pinaslang ang kaibigan ni Jesse. Dahil dito, nanganib ang buhay ni Tony at napunta sa kanya ang pansin ng mga opisyal. Kinwestiyon siya ng iba't ibang bagay, ngunit hindi niya na ipahayag ang nais niyang sabihin. Pag-amin niya na hindi siya Amerikano, agad siyang pinutukan. Saksi dito, nagsimulang magsigawan sila. Nasindak si Jesse at Joel at sumigaw ng malakas. Bago siya paputukan ni Joel, nagpakita si Sammy ng katapangan sa pamamagitan ng padurog sa opisyal sa gulong. Kasama sa pagbagsak si Jesse sa gitna ng mga bangkay, nagdulot ito ng matinding takot. Binuhat siya palabas. Sumakay sila sa kotse at mabilis na umalis. Sa likuran ng kotse, hindi tumigil ang putukan ng mga opisyal, subalit nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagtakas. Si Joel ay naguluhan at si Jesse, saksi sa karahasan, ay nasuklam. Dagdag pa, inamin ni Sammy na hindi siya makakapagpatakbo dahil sa tama ng bala. Sa sandaling iyon, palitan sila ng pwesto at si Joel ang nagmaneho. Si Sammy, malubha ang lagay at malapit ng bawian ng buhay, iniwan ang kanyang mga kaibigan. Sa huli, nakarating sila sa kampo ng Western Alliance at ligtas sila. Ngunit wala ng silbi sapagkat nawalan sila ng tatlong kasama. Nang ipakita ng mga opisyal ng Western Alliance ang kanilang simpatya, nagalit si Joel sa pag-aalay ng buhay ni Sammy.
Walang magawa ang mga naiwan. Napakaraming mga tangke, sasakyan at helicopters dahil binabalak nila ang pagsalakay sa White House para makuha ang presidente. Sa huli, lumapit si Ligo kay Jesse na tahimik sa di akalaing karanasan, sa kamatayan at nag-aalala rin si Lee. Hinggil sa paglisan ng taong may galing at inspirasyon, biglang umangat ang helicopter habang naglilinis si Lee ng mga sasakyan. Ang sasakyang puno ng dugo ay kanyang nililinis tuwing gabi. Ang mga puwersa ng Western Alliance ay nagtungo sa Washington, D.C. Kasama na rin si Lee at ang kanyang mga kasama't tagapagtanggol. Walang saysay si Lee, subalit masigasig si Jesse sa pagkuha ng litrato. May yugto ng pagpapaputok at pagsabog upang malinis ang daanan. Ang mga tao'y nagbubuwis ng buhay na parang simpleng bagay at nagtatanggol din sila laban sa apoy at mga nakamamatay na sandata. Noon lang dumating ang helicopter ng Western Alliance at binuwag ang kalaban. Bagaman kinailangan nilang umikot sa iba't ibang lugar upang magligtas ng buhay at kumuha ng mga litrato. Bigla, nakaramdam ng takot si Lee habang nanganganib si Jesse sa kanyang pagkuha ng larawan. Kasunod ng pagsabog, ipinabatid ng isang kawal na hindi nila plano na dakpin ang presidente. Sa halip, nagpasya silang ilikas siya sa lugar. Dalawang sasakyan ang biglang umalis mula sa White House. Sinusubukang tumakas, ngunit hindi hinayaan ng mga puwersa na sila'y makaalis. Hinuli sila at binaril hanggang sa sila'y bumaba mula sa sasakyan. Nang sila'y lumabas, pinatay sila ng walang pag-aalinlangan. Sa parehong oras, nalaman ni Lee na nasa loob pa rin ang presidente at isinama niya sina Jesse at Joel papasok ng White House. Hinabol sila ng mga kawal at hinarangan ng mga bantay presidente ang kanilang pagsulong. Nagkaroon ng palitan ng putok, ngunit nagawa pa rin kumuha ng larawan si Lee. Sa kanilang pag-usad, sinikap ng kalihim na pakalmahin sila, ngunit iginiit nilang makita ang presidente. Nang tumanggi ito, binaril nila at bumagsak siya sa lupa. Nagpatuloy sila sa paglaban sa kanilang mga kaaway. Sina Lee at Jesse ay sumunod sa kanilang hilig, ngunit sa panganib ng kanilang mga buhay. Nang mag-atubili si Jesse na kumuha ng litrato sa labas ng kanilang kanlungan, iniligtas siya ni Lee sa pamamagitan ng pagdapa sa lupa. Sa ganitong paraan, naiwasan ni Jesse ang mga bala at nakakunan niya ang makasaysayang tagpo. Hindi nagtagal pagkatapos, natigilan siya at hindi niya nagawang kumilos. Nadiskubre nila ang presidente na nagtatago sa likod ng isang mesa. Hinila nila siya at nang handa na nilang barilin, pinigilan sila ni Joel. Hindi niya inisip na patayin ito. Mahalagang pigilan siya sa pagtatanong ng anuman, kaya't lumayo siya at pinatay ng mga opisyal ang presidente habang kumukuha ng larawan si Jesse. Kung nagustuhan mo ang pinakabagong buod ng aming pelikula, huwag kalimutang pindutin ang button ng subscribe at ilike ang video. Salamat sa panonood.